walang pakialam si Vice Ganda kung ano man ang desisyon ng MTRCB. Si Bea Alonso, tagahawak na lang ng cake? Oo, doon sa show. Hoy, Bea Alonso! Ano kasi mga starting ng ginawa mo? Hulaan ang blind item, pero dapat walang judgment. Kaya ichika mo na dali. O, asa na yung aktor? Eksena na niya. Ooh. Nasa kotse po. Anong ginagawa sa kotse? Ano daw? Ito na ang latest, kaya tumuto ka na dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya ichika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-ati, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Si Papa O at si Bossy Pina. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na dali. La 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 la. Ay, baka sabihin na si Lala Soto. Ay, very timely yung song na yan. Para makaka-relate yata dyan si Vice Ganda. Hindi kasi diba sa showtime, pinapanood ka diba? Parang pinatugtog yung ano nga yun, pinatugtog ng DJ. Wala akong pake. Wala akong pake. Kaya sabi ni Vice, very timely. So ito naman ay inire-relate ng mga netizen doon sa walang pakialam si Vice Ganda kung ano man ang desisyon ng MTRCB. Parang ganun. Pati yun, ano, na-i-connect doon. Oo. Eh, ang sinasabi na naman niya, hindi yun yung sagot niya doon sa mga nagsusumba. Oo. Diba? Diyos ko po. Kaya nga, konting kibo, konting galaw, ayan. Tinututukan ng mga netizen kung paano nila itong i-relate doon sa naging desisyon ng MTRCB. Ang nakakaloka nito, Lloyd, no? Kaya nga, binigyan ng MTRCB ng palugit o ng 15-day period ang It's Showtime o ang management ng It's Showtime para i-contest yung kanilang naging desisyon or kung pwedeng baligtarin o i-dismiss yung kanilang naging desisyon na patawan ng suspension ng 12 airing days ang It's Showtime. Pwedeng ano, umapila. Para ma-reconsider. Diba? Pero nga na yung gaya nyo silang kanilang tutok, mukhang talagang ang daming nakatutok sa Showtime ngayon. Kasi, lalo na, sinasabi nga ng iba, ay nako, pinasikat nyo lang lalo ang Showtime dahil nga dun sa ano, sa suspension na yan. Mas lalo na curious yung mga tao kung anong show today and siguro na mga dadating na araw. Ano? Kaya nga, di ba, merong lumabas na balita. Na nangunguna naman ang It's Showtime dahil nga sa pagpataw ng 12-day suspension. Lalo na curious daw yung mga tao at nanood ng It's Showtime. Para tutukan siguro yung mga kaganapan sa loob. Alam mo naman ang mga netizen, mga marites yan. Itingnan nila kung gaano kalungkot yung cast or affected ba sila. Kailangan nilang maramdaman kung naapektuhan ba sila ng suspension, mga ganyan. Kaya, tinututukan nila lalo na si Vice. Oo, kung may sasabihin na naman. Meron ba mga pinakawalan si Vice na binigyan ng meaning ng mga netizen? Ay, aside from dun sa ano na walang pake na ano, background music, eto may lumabas na meme. Oo. Ano ang pinapanalangin ng mga bata sa gabi? Sabi ni Vice. Oo. Sabi niya ganun. Okay, letter! Sabi naman ni Jong. Wala na! Sabi ni Bong. Hanggang letter D lang tayo kasi di ba multiple choice. Sabi ni Vice, hindi! May letter! Tapos nung pagbukas, the office of the movie and television, charot! Sabi niya ganun. Kaka-talaga si Vice. Kuya, sa palagay mo matutuwa yung MTRCB sa pagpaparingin ni Vice? May mga nagko-comment din ng ganun na eh. Actually, nababasa ko din yan. Ano? Alam mo, makakasagot niyan. Ano? Si Vice Ganda. Kasi, pwede namang sabihin ni Vice na hindi siya nagpaparingin. Pwede namang sabihin ni Vice na, ano ba, ever since, ganito na ako. Mm.
ba? Nature ko na to. Ito na yung behavior ko sa TV. Hindi porke may suspension kami, hindi ko nagagawin yung mga dati kong ginagawang kagagahan dito. Parang ganun siguro yun. Eh, paano kuya kung totoo nang paparinig si Vice? Ah, yan ang ano, yan ang hirap. Hindi. Sana hindi. Sana hindi. Kasi ako naniniwala na pag may mga ganyan, pwede naman ding ilaban yan. So habang inilalaban mo, yung feeling mo ay wala tayong nilapak. Pwede naman ding ano, yung... Kuya, hirap ka, no? Hirap! O ito, ito sumagot. Hindi, kuya. Sana kasi kuya, napaka-humble na lang siya. Ay, may ganun si Mariana. Tapos na yung titirahin. Oh, bakit si Brenda na sabi yun? Ba't kayo hindi? Oo nga. Ay na, kanya-kanya naman yan. Ako kasi naniniwala, since na-handle ko na si Vice, ganyan talaga siya ever since. Ano siya? Ganyan talaga siya. Yeah? Hindi, kasi si Vice, pag... No, kuya, hirap ka na siya. Hirap ka talaga, kuya. Kuya! Ah! Hindi ako! Oh, naman ngayon. Hindi ko naman handle si Vice. So as you're saying... Oh, yun na nga. Ganun talaga si Vice. Yun, mamimisinterpret pa ng iba. Oh, yun yung kanilang interpretation. Oo nga, tsaka kung regular po kayo nanonood ng ano, ng Showtime, alam niyo na minsan si Meme, di ba, may mga binibitawang ganun, may kabig naman agad na charot, may mga ganun naman siya. Oo, hindi, tsaka yung pagbabasa ng sulat. O ayan, syempre yung from the office, from the... Eh kasi nga, letter yung tinutupo. So, eh, ibig sabihin, lumabas na letter. Ako naman, ang tingin ko dyan, parang, eto na yung mga kagagahan namin, parang ganun kay Vice. Ayan, kagagaga kasi kami, kaya kami na... na ano, tapos ayan tuloy. Parang sinasakyan na lang niya kung ano yung... Ako naman ay feeling ko, tinataranta niya yung mga co-host niya. Siyempre, di ba? Pag may binabanggit siya tungkol dun sa issue, napaprem-prem yung mga co-host. Oo, kasi nga, siyempre, napapraning sila. Na, ano naman sasabihin niya? Another violation naman parang gano'n. So anyway, naku kanya-kanya interpretasyon niya. Katulad ng pagkaka-interpret ng adjudication committee doon sa icing incident ni Vice at ni Ayon, no? Kasi sa akin, sa totoo lang, ha? Kung Gen Z thinking yung aking pairali, naku, Gen Z thinking! Wow! Oo. Hindi ko naman... Parang I did not find it, ano, malaswa. Ako din wala. Ako nga, pag napag-uusapan ng mga friends yung issue, lagi kong tanong, eh, is there any other way to eat the icing other than your finger kung wala ka namang spoon and fork? Yeah, diba? But, oo nga eh. Yun namang point naman ng MTRCB, eh kasi may mga bata doon. Nandoon na na-witness yun. Kaya yung kay Rambo Talabong ng Rappler, o yung sinabi niya na, kapag ito bang icing ay ginawa ni Ann Curtis, may mali siya pa rin ba? Oo nga. Kunwari si Ayon at si Ann Curtis mag-jowa. Tapos ginano ni Ann Curtis yung icing sa daliri. Ginano. May mali siya pa rin ba? Kasi nga, ang masaklap, kapag bading ang gumawa, may meaning. Yan ang punto ni Rambo. Mahabang usapin ito, no? At sana ay ma-justify ng kampo ng It's Showtime yung kanilang stand na wala silang violation na ginawa at wala silang nilabag na batas. Diba? At the end of the day, eh, ang purpose naman nating lahat ay syempre ang MTRCB ay para pairalin yung pagiging guardian nila sa mga televiewers, lalo na sa mga kabataan, at sa Showtime naman, para magpasaya. Hi, kuya. Lazy pa. Ay, kuya! Ah! Ano yung paa? Kuya? Ano yung paa? Oh.
kaya yan nga, Loy, no? Mm-hmm. Oh, dahil dyan sa cake na yan, oh, naging malaking issue. Mm-hmm. Kaya siguro sa television, mm-hmm, o sa mga alin mang live shows, mm-hmm, medyo mapapraning ka na kapag may hawak ang cake, baka may gumanon at gumanon. Diba? Kapag may mga celebration, nako, layo-layo sa cake, layo-layo sa cake. Gaganon-ganon pa. Kailangan yung cake nila fondant na lang. Yung walang icing. Oo, yung peke. Para hindi naman peke. Yung parang sugar-coated na cake na. Yung matigas na sugar. Oo. Para safe, di ba? Ay, naku, nice. Speaking of cake. Ako. Talaga ang mga netizens, di ba? Medyo allergic na sa cake. Bakit? Napansin na naman nila na itong si Bea Alonzo, naging tagahawak lang daw ng cake doon sa isang show sa GMA. Si Bea Alonzo, tagahawak na lang ng cake? Oo, doon sa show. Hoy, Bea Alonzo, ano kasi mga starlet ng ginawa mo? Hoy, grabe ka, naghawak lang ng cake, starlet na. Sa kabilang banda kasi naman, Nay, may mga ibang mga netizens na pinupuri siya. Nabiro mo, Bea Alonzo ka, pero okay lang sa'yo maghawak ng cake, di ba? Kasi kung hindi naman big deal yan sa'yo, di ba? Ano ba naman yung maghahawak ka lang ng cake? Kailangan ba ang hahawak ng cake, starlet? Hindi, kuya. Oh. Eh, di ba dancer yung maghahawak ng cake? Sobra ka naman. Hindi, natakot lang na nandun si Bea. Ano ba naman? Hindi nga naging big deal at hindi naman naging problema kay Bea yun. Pero problema mo, Mrena. Makakaloka. Kasi nga, di ba, minlo yata yung cake. Tapos sa kanya napasa. Eh, anong gagawin? Kanino yung sunod yung mapasa? Naiwan na siguro sa kanya. Kaya, sabi mo nga, hindi man yata big deal kay, ano, kay Bea. Eh, kuya, di ba rin sana kung masigat yung nag-birthday kesa kay Bea? Hoy! Grabe ka naman! Ang lawak na lang pag-usapan natin. Pagpunta naman yan sa cake, ha? Diyos ko, gaga ka. Ang baday naman si Bea. So, ano ba yung problema ng mga netizen? Oo nga. Diba? Bakit kailangan maging big deal yun? Eh, small deal lang naman. Ay, naku. Nagkataon lang po siguro na sa kanya na hinto yung cake, di ba? At least, Mama Loy, kuya, si Bea humble. Parang mapapahamak yata kami sa iyo. Hindi. Tamanditahan na. Sasampalik kita siya. Ay, eto na. Nakakaroon ka ng taon. Ito meron akong blind item. Hulaan ang blind item, pero dapat walang blushing. That is how we do our part, mga Marites with a heart. Ito na ang latest, kaya tutok ka na dali. Ito na ang mga Marites, kaya ichika mo na. Happy natin kumanta. Hindi, naloka lang ako dito sa kwento. Meron daw isang aktor. Ay! Isa lang? Isa lang siya. Okay. Oo, na siguro itong aktor na to, nakagawian na niya yung ginagawa niya. Na parang pagwala yun, parang ikamamatay niya. Ano yun? Hindi kasi nag-ano siya. Ang balita, may nagbalita lang naman sa akin na hindi raw makafocus itong actor na ito sa pelikulang ginagawa niya. Asa na yung actor? Eksena na niya! Nasa daw? Nasa kotse po. Anong ginagawa sa kotse? Ano daw? Alam mo na kung anong ginagawa paglabas, gumaganon yung actor. Hey. 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 Ano ng ano? A chonky? Hey. 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 Love trip? Oh, di ba? Huh? Kasi ang paniniwala naman itong aktor, parang yun ang kanyang medisina.
Okay. Oo, parang na malaki ang nagagawa noon sa kanyang hair. Kaya hindi niya yun maialis-alis. Oh my God. Kaya lang nga, naapektuhan yung trabaho. Tsaka yung mga katrabaho. Kasi nga, parang pagdating doon, wala na naman ang lolo mo. Oh. Nawawala-wala sa eksena. Parang nakakalimutan yung mga linya. Kasi nga, Ganun daw ng ganun. Eh, baka siya isang aktor. Pag nakaganyan naman, mas lalong gumagaling umarte. Parang mas interesado. Sino yun? Narinig ko lang din naman. Okay, naririnig mo ha. Ito nga, dapat sa yung blind item to. Ako na lang nagdinig. Hoy, hindi! Ano ka ba? Hindi ko nga sinabing lagi lang meron siya sa bulsa. Ha? Sa bulsa, gaga sa kotse. Hehehe. Ha? Ito, ganun daw. Ha? Ay, naku. Meron namang balita talaga na nakakagaling yun. Kaya lang, di ba sa atin, hindi naman siya likan. Oo. Anyway, balita lang naman yun. Kung hindi naman totoo, please, delete the previous message. Ha? Pero sana nga, no, kung nakakatulong nga sa acting niya. Ayun nga, kung nakakatulong, eh hindi daw eh. Nawawala daw yung focus. Di ba na yung production tsaka yung mga co-actors niya? Ay, nakaraos naman yan. Tapos na raw yung show. Pelikula ba to o serye? Makakasabi ko lang, pelikula ba? Ipapalabas na? Ba't hindi mo nalang itanong kung sino yun? Huwag ka na mahiya. Sino ba yun? Basta naman. Basta hindi siya actress. Ha? Actor siya? Oo, nakasus ko. Basta tandaan niyo ang pangalan, ha? Anong pangalan? Tandaan niyo. Ano nga? Ay, naka-abang. Basta tandaan niyo na lang. Ay! Alam ko na! Bulot mo kayo na yun. Ay! Naku, hindi ngayon matatandaan. Ay, naku. Oh, anyway, and with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy. Salamat po na ang mga manonood namin na hindi pa po namin subscribers. Sana po mag-subscribe na kayo dahil madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay pa mami episode at meron kayong komento sa lahat namin chika, i-comment din po yung below. I-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag-click niya kayong unang-unang mananotify na meron kami latest update. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Dito rin po yan sa YouTube. Thank you very much, Dr. Haya Pactis of Victoria Skin for my skincare and Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para po sa aming mga gorgeous na ngiti ni Nanay. Ayan. Dahil si Brenna ay sa smile creation ni Dr. LJ. Yes. Hi, Dr. LJ. Ayan. At syempre, yeah. Akin. Di, Kuya. Hindi. Kuya. Ano hello, ba yun? Hello, mga ka-update. Hello, mga ka-update. Paano naman po ang aking FB page? Ate Mrena ko. M-R-E-N-A. Yes. At syempre, pa ang aking panayan pa rin. Ang daming naloka din sa aking panayan kay Marco Gumabaw sa OGDS Inspires. Nako, oo, yung kanyang kwento tungkol sa kanyang tatay nung 10 years old siya. Tapos sa lagi siya nakakamilig nung binubuli siya. Anak niya ng kidnapper. Ay, mga ganun. Oo, Diyos ko po. Yan po sa OGDS Inspires na nasa I1TFC na rin po. Yes. Ayan ha. At syempre pa, sa September 8 and 9, merong ViewCon. Ay! Manila, yes. Beauty contest? No. Ay, akala ko beauty contest. Ito yung mga tindahan ng mga beauty products, pang wellness, food supplement, whatever dun sa... Beauty fair, parang beauty trade fair. Sa Mega Trade Hall, sa Mega Mall. SM Mega Mall, yes. Kasi nandyan si Mami Sol at si Erin Diaz sa... September 9. Yan! Hanapin nyo lamang po yung Aichi Yogurt Drink Booth. Yes! Dahil sila po yung aking mag-ina, ang brand ambassadors ng Aichi Yogurt Drink. Yes! Ay, napakasarap yan ha. Ay, masarap yung pair. Aminin mo ha. Yes. Pinabati rin natin si Romer Gutierrez Hasson. Si Romer!
ng RCC Staffing Solution. Sir Pogi! Mayroon nilang teachers ngayon. Wow! Oo, congratulations! Yung mga nag-PPM sa kanila sa RCC Staffing Solution USA na gustong tumira na dun sa USA habang sila'y nagtuturo ng mga bata doon, elementary, high school. Oo, bit-bit ang kanilang pamilya mula rito hanggang USA. Pwede niyo pong dalhin pag kayo'y nakapasa at nagkabisa, di ba? Sagot ng agency. Wow! Alright, no, ayan. Pumunta kayo dyan, ha. Sana may 2 years experience kayo at least sa inyong pagtuturo. Yes. Oo, ha? At syempre pa, and speaking of USA, no? Yung SendWave app. Kung wala pa rin mo kayong app na yan, i-download nyo na po yan. Mula sa Amerika, Canada, at ilang parts ng Europe. Yes. Kung manggagaling doon ng pera, ipadadala nyo sa Pilipinas. Naku, napakadali lang through SendWave. Yes. No, alamin nyo lamang ang account number dito, GCash, o GCash o ang bank details dito. Yun, instantly, yung GCash, makakarating agad dito. Tapos, within 5-hour period naman yun sa banko. At free of charge, yung pagpapadala. Kumukurot lang sila ng konting-konting-konti sa exchange rate. Diba? Ha? At syempre, kung first-timer kayo, yan, kung meron kayong $20 credit agad-agad, wow! Importante lang na gamitin yung aking promo code OGIE. Yung magpapadala ng $300 kada 300, meron kayong one entry. Ayan ha, hanggang September 8 yata yun or 9. Wow. Oo ha. Kada $300, eh meron kayong one entry. Oo, kaya may chance kayong manalo sa kanilang paraffle ng free flights from USA to Philippines, from Canada to Philippines, from Europe to Philippines. Aarte pa pa. Wow! Sa SendWave app lamang po yan. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa O si Noji Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi inyong inihilit sa amin? Ichigo mo na dali. La 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 la. Ichigo mo na dali. La 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 la. Ichigo mo na dali. Dali! Ay! Akantayin ba natin yan sa open mic? September 28 sa District 1 Manila sa The Fort. Sa BGC. Kung hihilingin nila. Ay, ang dami na nagpapareserve ng ticket po ha. September 28 sa D1 Manila. Yes! Kasama namin si Joseph Poco, si Mamaloy, at si Marisa Sanchez. Yes. Open mic po yan. Siyempre, ang title ng ating show ay Open Mic! Dali! Pinag-isipan ha. Ang tagal yun, deliberation yung ginawa natin dyan eh. Nakakaloka, hindi ba? Ayan ha. Limited lamang po ang number ng tickets. Yes. Magkukwentuhan lang po tayo dyan. Ng mga samansaring isyong panlipunan at buhay. Di ba na? Lang nakakatawa. Diba? Tatawanan lang natin. Oh, diba? Ang mga issues. Oh, diba? At wala po dyan si Mrena. Ay? Dahil pinapahamak niya po kami. Kala ko pa naman, iyahagis-hagis si Mrena. Yun din po ang gagawin kayo ay pagdating sa open mic dali.